So first thing na gagawin natin, inoak muna natin. Siyempre. Tanggalin na natin to. Okay na to? Okay na kayo dito? Pepo. Okay. So CRUD, which stands for create, read. So yung create, nakakapag-create na tayo ng user. Yung read, so nadi-display na natin dun sa ano, okay na tayo sa dalawa. Okay, update tayo for today. So update function. Create functionality. So first, ano unang step? Add an create button. Add an update button. And name it as ATM update. Okay, number two, ano ba yung way ng updating natin? So, parang naiisip ko. Sige, kayo muna magbigay ng idea kung paano yung gusto niyo ng pag-edit. Ha? Paano kaya yung magandang way? Ha? May idea kayo? Paano i-edit? Ha? Loading pa. O, hindi na CSS to. Okay. So, ganito na lang yung gawin natin. So, for updating records. So, kailangan magsiselect muna si user. No? For example, naselect ko si Ronald. Ito. And then, yung selection ko dito, mapupunta sa mga controls. For example, yung first name, middle name, last name, address, etc. Okay? And then, may update button dito. As default, naka-disable. Kapag hindi nag-click dito yung user, kapag nag-click lang dito yung user, dun lang ma-enable. Okay? Tapos, pwede niya nang i-update dito. Pwede ba yun? Ah, sige, try natin. Lagay natin dito. Add an update button. During form load, the update button is during form load, update button is disabled. Okay, number three, when the user select a record on the rescue, add an update button dito muna. So, create muna tayo ng update. Kakopy ko lang to. And paste ko siya. So, ayos mo natin. Okay. So, and then, yung text niya, papangalanan ko niya, i-assign ko as BTN. Yun. So, yung unang ano natin. So, sabi, during form load, update button is disabled. So, pagka
form load daw. Pwede na lang nating iset dito yan. Pwede din naman. Enable force. Ayan, tama. Para sure, wala tayo dyan. So, pagka-run ng program, kailangan naka-disable yan. Kailan lang ma-enable to? Okay, kapag nag-select dun sa list natin. For example, clinic ko to. Mag-select ako. Si John. And then, ma-enable to. Ma-enable din to. Mga controls natin. And then, yung record ni John mapupunta or ma-assign dito sa mga controls natin. Tama? Okay. So, paano natin ma-assign? Yun yung question. First muna, balik tayo sa design. And then, anong event yung gagamitin natin dito? So, as default, meron tayong select index change. So, hindi yan yung gagamitin natin. Gagamitin natin is yung click. Click event. Kasi pag nag-click siya or nag-select siya, dun i-execute. Ito siya. So, pagka-click niyan, BTN, update, enabled equals true. Ayan. Try natin. Run. Ayan siya. Na-update. Na-enable na. Okay? So kapag pagka-click ko ng add new, kailangan ma-disable to. Kasi wala na nakaselect. Tama? Okay. So pag add new, balik tayo dito. Sabihin mo dito, BTN update, that enable is equals to false. Ayan. So, try natin. So, let's say, nag-select ako, na-enable siya. Pag nag-add ako, na-disable siya. So, tama. Okay? So, kailangan may refresh button din tayo dito. What if accidentally na ano ko lang yung add new. Di ba? So, tsaka na yon. Sa update muna tayo. So, sa update, ano yung basis natin para makuha yung record dito? Para makuha natin siya. So, ang magiging basis natin dyan is yung ID. Yung user ID. So, anong ibig sabihin nun? Kailangan nating i-display muna dito yung user ID. Kasi, dito sa front-end tayo kukuha ng data na manggagaling sa back-end. First na gagawin natin, add tayo ng column or edit column. Add tayo. So, itong ano na to, papangalanan ko siya. User ID. And then, siya sa taas, tapos yung display niya, unang-una, which is 0. Okay? So, mauna siyang ma-display. Ayan. Pangalawa is 1, pangatlo is 2, etc. So, array siya. So, ayan siya, user ID. Oops, ba't nagkaganon? Kasi, dun sa query natin. So, balik tayo dito. Dun sa form load, meron tayong query. Ito siya. So, select first name, middle name. So, insert tayo dito. Select user ID. So, nanggaling si user ID? Siyempre, dito sa database natin. Structure. Ayan siya, si user ID. Okay? So, kung ilalagay natin lahat yan, kasi halos kailangan lahat natin yan, pero lang yung date registered. Bakit? Kasi nga, ilalagay natin siya dito. Since dito sa example natin, yan lang yung mga nakalagay. Pwede nyo dagdagan na lang. Edit columns, and then add na lang. Okay? So, pag inana natin yan, ito na siya. Sir ID. And
And then meron pa tayong isang query for ano, for tawag dito. So copy na lang natin to. Dun sa after ng pag-a-add, diba, i-display natin. Ito siya. So lagyan natin din ng user ID. Okay? So yun na. So kakailanganin natin kuhanin is yung user ID. Bakit? Kasi siya yung unique. Siya yung basis natin. Okay? So paano yun? So para makuha natin yung first, kailangan muna natin makuha yung index. Index nung kung pang ilan siya. Kung pang ilan yung record natin dun sa list view. So para magawa natin yun, dito, magpapalit tayo dito. Kikreate ako ng global variable sa labas ng mga function natin. So dito lang, public class form 1. Bigay ako ng name, user ID, equals to, name user ID as integer. Ayan. Okay, next. Punta ako kay dito, dun sa click natin. Ayan. So dito ako maglalagay. Once na nag-click, nag-select, user ID is equal to pangalan ng list box ko or list view ko is LV users. Nakikita? Okay. So, sabihin mo lang dito LV users at items and then sub-zero the text. Okay. Then try natin explore kung ano lang. Message box user ID. So, kailangan yung code na to, kukuhanin niya kung pang ilang row yung record na sineselect natin. Check muna natin kung tama. Ayan. So kung 0 del, user ID number 1, kailangan row 0 to. Oops, row 1. Row 1 dan. Ah, okay. Oo nga, 0 pala yung nilagay ko dito. Is equals to natin lagi ito. So, user ID yun dito. Ayan ang item 0. Ah, okay. Hindi the text, that index. Ayan, index nga pala yung kukuhanin natin. Index 0. Ah, index 0 din. That item, that index. Ito, selected items. Try natin ito. The index. Zero. Ito, ito tama. Selected items pala. Okay? So, kung mapapansin nyo, nakukuha na natin yung index ng record natin. So, index. Tingnan nyo itong user ID number 5. 2 yung index niya. Bakit? Kasi ginagawa niya yan, binabasa niya as array. Start yung record from 0. So yung 6, okay, index number 3 siya. 0, 1, 2, 3. Yung unang index natin is 0. So tama. So next, ang kailangan natin gawin, ilagay ko si ilalagay ko si eto, si first name dito.
dapat sasabihin doon? EXT first name dot text is equal to, meron na akong code dito. Ito. LV users dot items, then user ID, ito siya, dot sub item 1. So, sino si sub item 1? Si first name ba yan? Check lang natin. So, let's see ito. O, tama. Nalalagay na dyan. Donald A. Ayan o. Nakikita? Ayan. So, tama. So, itong 1 na to, bakit 1 yung value niya dito sa sub items? Kasi user ID 0 sa column, 1 to, 2 to, 3, 4, 5, and so on. Okay? Next, tanggalin na natin yung message box natin. Okay? So, kung i-assign natin si middle name, so, dito sa ano natin, pang ilang value siya? 0, 1, and 2. Okay, so sub-item number ito siya. So, that text is equal to LV users, that items, and user ID, that sub-items, so, sub-item number ito na tayo. Diba? Bakit? Kasi nga, pangalawa siya. 0 si user ID, first name is 1, and middle name is 2. Okay, so that text. So run. Then, put the select. Ayun na, Ronald P. Model Y. Okay, nakukuha. Nakukuha. Ha? Kuha po. Yan. So, dire-diretso lang yan. And then, sabihin mo dito, meron na yata tayo dito. Pag-enable. Pag-save. Na lang natin to. And place natin siya dito. Start natin. Select. Ayan. Naka-enable na lahat to. Okay. So, kayo nang bahalang maglagay dito sa mga to. Ito. And then, since kakailanganin natin, kailangan ding i-display yung date of birth dito. Yung age, hindi na. Kasi nga, automatic yung age natin, di ba? Meron na yata tayong username na nakadisplay. Ayun o. Password, kailangan ding i-display. Okay? Basta pagka-select dito, ma-enable lahat, pera yung age. Then, pagka-update, ano yung mga validation natin? Kailangan merong laman to, kailangan match to, kailangan hindi pa existing yung email or yung username, or ano na lang, hindi na pwedeng palitan yung username para hindi na complicated masyado. So, as hindi na natin i-enable si username kapag nag-update tayo ng record. So, ayan siya. So, pagka-select, ito, lilitaw lahat ng info dito, si username and si age naka-disable.
Pero malalagay pa rin yung value dito. Naka-disable lang. Okay? So last name, address, and username, lagyan natin ng pangalan. Txt last name. Copy na lang natin ito para mabilis. Txt last name. Items. So, 3 na to. Sino pa ba? Si address. Offer na to. Sino pa ba? Username. Okay, nang bahala magdagdag dun sa mga ano, ha. Hindi ko na idadagdag. Or gagawin din pala natin. Dadagdag ko naman. Then, so, nakukuha na. Birthday. Ano pang kailangan natin? Date of birth, age, password. So, tatlo pa. Okay. Dagdag na na. Right click. Edit columns. Add tayo. Ano yung mga kailangan? 8, date of birth, and okay, ay, sorry sir, ito na ba yun? Date of birth, add pa tayo ng dalawa, sino pang kailangan? Age, tapos sino pa yung isa? Password, di ba? Check. And date of birth. Isin naman natin siya dito. Right click. Edit columns. Ito. Width is 60. Let's see. Next, ang kakailanganin din natin gawin, date of birth, age, tapos password. Lagyan natin to, yung query natin. So, username, anong pangalan ng date of birth natin dito? Date of birth, okay. Date of birth, comma, age, comma, password. Then, para hindi na natin i-type dun sa isa, copy na lang natin. Okay. Sinabi natin yung sa save. Release view, paste. Okay. So, refresh. Wednesday, November. Ito, Thursday, July. Try natin. Ano ba yung sinisave natin doon? Sa age. That value ba? Date of birth. Next,
tayo dito. So, copy natin ito. After ng username, sino nilagay natin? Date of birth, di ba? So, ang tawag dito, DT, Picker, number 6. Check na natin. Baka may error tayo. Kasi nga, dapat that file ito. And then, add natin that file ito. Ito. Add natin ito. Delete. Yes. Okay. So, add na lang tayo ulit. So, try tayo mag-add na. Username admin na ba? Admin 01. Okay. Okay, try natin. Oops, bakit? Unhandled. Save dito sa database natin. Refresh. Ito. Ano bang value nito? Date of birth is varchar. So, value. Okay. Sorry. Oops, kaka-error tayo dito. Date of birth. So, let's see dito. Check muna natin. Dito sa change. Kaya, diagnose ko lang yung problem. DT message box DT paper value. Tama ba? May na-save dito.
value dapat. Okay, mamaya na natin, balikan na lang natin mamaya, matayo. Para hindi tayo magtagal. So, txt, ano muna tayo? Age is equal to x is equal to ha? Ah. Dali, meron na ako nakagawang ganun eh. Hindi ko lang maalala. Tayo. Balikan natin mamaya. Txt age 0.7 na to. Tapos sino pa yung isa? Password, di ba? Password. Yeah. So, pakita na. So, check muna natin. Ayan. Okay, na-under na. So, ito, maka-disable. Tara na din display. Ito na lang yung problem natin. Dali. Check natin. Meron na akong dito. File. Check. Try natin dito. Si... Sino bang meron? Si Mem. Thank you.
car ba tayo? Bar car naman. Tama. Bar car. Ito. Dun sa... Okay na dito. Tama naman ha. Open project. Additional information, conversion from string, what may be, to type date is not value, what may be, what may be, PM, what may be, lang siya kanina. Bakit? Dun sa saving yun. Value one. Okay. So, try ulit natin mag save or mag add. At ganun. Magkakaroon siya ng P na naman dito. Or PM to. Hindi natutuloy. Ano ba yung default value natin dito? Ano yung date of birth? So yun lang, ayusin ko na lang mamaya. May P na nadadagdag dun sa ano natin, value. Pero, ayan, okay na. So ganyan dapat. Okay? So ganyan dapat. So nasi-select na natin yung user. Ayan, naselect ko yung 1 kasi walang date of birth yun. Okay, kaya nagka-error. So, ito lang. Ayan siya. Walang date of birth. Kaya nagka-error siya. Pero, goods na to. Ito. Ito. Ayan. So, kapag nag-select, yung ano natin dito. Meron pa lang. Ang pangit. Ba't doon nalalagay? Pagka-click. Okay lang. Meron pa lang. Users. Hindi na naman natin i-focus nito. Para i-focus natin sa
syempre hindi nawawala yung selection dito. Ayan. Kasi pag naka-focus, nawawala yung naka-select dito. Ay, na-select ko na naman yung unang item. Sorry. So, huwag na kayong mag-set focus kasi once na sinet focus nyo, mawawala yung selection dito, mapupunta dito. Okay? So, as default, ganito yung flow. As default, pagka-load ng form, ang naka-enable lang is yung add button, add new. Okay? Kailan ma-enable si update kapag nag-select si user dito. For example, sinelect niya si 9 and then yung mga information ni 9 or kulang pa pala tayo dun sa confirm. Pwede nating sabihin dito na copy ko na lang ito. Hindi lang naman yung value niyan. TXT confirm yata ito. Confirm. User ID 8 bin yan. Okay. So same lang yung 8 and 9. So ayan siya. Para magkaroon ng value. Okay. So ganun din yung validation natin dito. Let's say ano siya dito, hindi niya nalagyan ng first name, then in-update niya, what will happen? So may magpa-pop up, kamukha dun sa ano natin, first names required, or please enter first name, ganun. No? And then since hindi na to, wala na tayong validation. So ang validation din sa password, kapag less than 8, so may magpa-pop up ulit, kailangan more than 8 or greater than or equal to 8 yung characters na provided dun sa field na password. Okay? So, alam nang gawin yon kasi ginawa na natin sa add nyo yun or dito sa save. And then, kailangan same yung password and confirm password natin. So, yun lang yung nakikita kong validation dito. Wala na. Then, yung update, instead of ganito yung ilalagay natin. So, ito pa rin yung function na gagamitin, but instead of insert into, di ba, meron tayong update tapos set. Kung natatandaan nyo pa, update query. Ayan. So, instead of insert into, ito siya. Update table name, set, yung user ID, hindi na natin kailangan. First, set ano yung column 1, first name is equals to single single double double ampersand ampersand txt first name dot text, ganun lang. Middle name is equals to single double ampersand tapos txt middle name dot text. Ano yung condition natin? Dito natin ilalagay yung user ID. Where, paano natin sasabihin sa kanya yon? Where, since yung user ID natin, yung sub item niya is 0, eto, where lb users that items user ID that sub item 0 that text, ayan siya. Where user ID is equals to, eto, copy mo lang to, palitan mo lang yung sub item na 0. Tapos na yung pag-update. Then, pagka-click ng update button, babalik ulit sa dati. Let's say, na-save na. Pagka-click ng update button, madi-disable lahat to. Di-disable din si update, ma-enable si admin. And then, ma-display yung update dito, syempre. Gets na? Yung gagawin? Okay. So, that is your activity for today. Dun sa pangatlong subject natin, kumusta pala yun? Yung mga mag-present. Ha? Nakapag-send na ba sa akin? Monday? Opo. Okay, sige. Sino yung mga kagrupo nyo? Si Sian po, si Wawi, tas po si Paul. Si Paul, okay. Ay si Andrew po. Okay, sige. Sa Monday, please, upload it to your YouTube channel or to your YouTube account and then send sige po. Link dito sa GC natin. Sige po. Okay? Okay. So, Monday, i-ano ko yan.
least submit it kung kaya ng morning. Sige okay. Po, sir. Okay. Sige. So, that's all for today. Sana marami kayong natutunan dun sa CSS natin and dun sa VB.NET natin. So, practice-practice lang kayo, guys. Okay? So, if you have questions, kung may mga errors kayo, erase nyo lang next meeting and then sasagutan natin. Okay? Ayusin ko lang, ba't nagkaka-error, ba't nagkaka-P dun sa ano? Dun sa date of birth, nagkaka-error dun. Okay, so that's all for today. Good luck sa mga activities. And then dun sa mga magpipresent, pakisend po yung link. So have a good day. Yun na po lahat. Okay, thank you then. Good day. Bye-bye.